mapagkalat, mabiyayang araw po sa inyong lahat. Ito po si Brother Job at ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay hanguin natin sa aklat ni Propeta Joel, chapter 2, verse 21 to the following. Fields, don't be afraid, but be joyful and glad because of all the Lord has done for you. Animals, don't be afraid, the pastures are green, the trees bear fruits, and there are plenty of pigs and grapes. Be glad, people Zion, rejoice, and what the Lord your God has done for you. He has given you the right amount of autumn rain. He has poured down winter rain for you, and the spring rain as before. The threshing floors will be full of corns. The pits beside the presses will overflow with wines and olive oil. I will give you back what you lost. And in the years when swine of locusts eat your crops, it was I who sent these armies against you. Now you will have a plenty to eat and be satisfied. You will praise the Lord your God, who has done wonderful things for you. Purihin po natin ang Panginoon. Sa kanina po, bago ako mag-share sana, meron akong ibang verse na na-share sa inyo. Ngunit pag-open ko kanina sa Bible, ito ang nakita ko. At alam ko may gusto niyo pahuhatig ang Panginoon sa atin sa araw na ito, na ito'y ang Diyos na ating Ama, na kung saan nagmahal sa atin ng di masukat, nagmahal sa atin ng walang hanggan at walang katulad, nagre-remind sa atin at sa lahat ng mga nilalang na huwag tayong matakot. Don't be afraid. Sa mga pangyayari sa panahon ngayon ay madadaming balita na bilang isang tao na tayo nakikinig, tayo nag-uuris, natatakot. Pero sinabi ng Panginoon, it is His armies. Lahat na nangyayari sa kapanahon ngayon, ipinintulot ng Diyos upang tayo magbalik loob sa Diyos, upang tayo kumikilala sa Kanya, na wala tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Kanya. At tunay nga, sinabi ng Kanyang salita, now, you will have plenty to eat and be satisfied. You will praise the Lord your God, who has done wonderful things for you. Alam natin, kung babalikan natin ang panahon, 10 years back, 5 years back, na ang ginawa ng Diyos sa ating buhay, tunay nga na ang mabibilang natin ay napakagandang mga bagay na kung saan ginawa ng Diyos sa atin. Balikyan natin yun, paalala sa atin na ang Diyos ay laging nagpaalala sa atin. At hanggang sa araw na ito, na kung saan tayo'y inabot ng Kanyang salita, tayo'y inabot ng Kanyang mabuting balita sa araw na ito. Muli po mga kapatid, magitan sa sinishare ko sa inyo sa from the book of Joel chapter 2 verse 21 to the following. Nawa tayo magnilay na ang lahat pinaintulot ng Diyos for the good of His people. Ito'y pinaintulot ng Diyos na mangyari, at ito'y pinaintulot ng Diyos para tayo higit na magbalik loob sa Kanya. Sa mga buwang nakaraan, malamang madami sa atin o karamihan sa mga tao busy. Minsan, wala nang tayo na manalangin, wala nang tayo na tumawag sa Diyos dahil sobrang busy. Sa panahon ngayon, ng mga tao na sa kanilang bahay, tayo nananalangin, araw-araw tayo nananalangin. Madami tayong interested, ang ating mga pamilya, ang ating mga mahal sa buhay na malayo din sa atin, at ang buong mundo. Ito ang pagkakataon din na tayo naglilinis. Naglilinis ng bahay, naglilinis ng mga tahanan, at higit sa lahat, ang pinakamagandang
gustong ipahawatig ng Panginoon. Linisin din natin ang ating kaluluwa, ang ating mga kasalanan. At ang paglilinis lamang nito ay sa pamagitan ng pagtanggap ng ating Panginoon, Jesus. Sa pamagitan ng kanyang banal na dugo na kung saan ibinubuhos niya sa krus para sa ating lahat. Ito'y isang paglilinis sa atin. Tao, bilang isang tao, ito'y nagkakasala at nadadakpa. Pero hindi ibig sabihin nun na kung tayo lumalapit sa Diyos, tayo tatanggihan. Hindi. Sinabi ng Panginoon ng kanyang pag-ibig sa atin, maging mga anghel man, maging ang kamatayan man, maging mga impyerno man, walang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Yun ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At muli po mga kapatid, sa darating pang mga araw, anumang mga mangyayari, lagi nating idulog sa Panginoon na bigyan niya tayo ng lakas at kapayapaan sa ating puso. Sa paglalakbay na ito, kasama natin ang Panginoon na kung saan nangako sa atin na hanggang sa katapusan ng panahon, kasama natin siya sa paglalakbay na ito. At sa paglalakbay na ito, in this battlefield that we live, ang mundong ating tinatahak, ito ay isang battlefield, isa ito yung battleground. Kailangan natin makakalampas dito. At sa pamagitan ng pagsama ng ating Panginoon, sa pamagitan ng ating pagdinig sa kanyang pananawagan sa atin, alam ko at alam ng Diyos, tayo'y makakalampas at higit sa lahat. Tayo'y makasama niya sa kanyang kaharian, magpawalang hanggan. Muli po mga kapatid, tayo higit manalangin, tayo tumawag sa ating inambirin Maria sa pamagitan ng banal na rosaryo na idulog natin sa ating mahal ay na sa lahat na nasalanta, sa lahat ng mundo na kung saan apektado ng coronavirus, masumpungan nila ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Muli po, nawa ang pagpapala ng Panginoong Hesus, ang kanyang kapayapaan, ang kanyang pag-iingat, at balutin niya nawa kayo ng Panginoong Hesus ng kanyang kabanabanalang dugo, kayo at ang iyong lahat ng mga pamilya sa andaku man ng mundo. Muli po, God bless, Shalom.